mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo ng Moment of Romance. Magandang araw po sa lahat ng mga listeners ng inyong programa. Nais ko lang po ibahagi ang aking kwento para maging inspirasyon sa iba. Ako nga pala si Allison at nais kong ibahagi sa inyo ang kwento ng buhay ko kung saan posible palang ibigin mo ang isa sa mga taong kinaaayawan mo. Edad na 16 nang may bumisita sa aming isang pamilya. Naalala ko pa nung panahon na yon ay napakailap ko sa mga tao. May mga kaibigan ako, ngunit hindi naman ako palasama kapag may ibang dadalo. Sa edad ko na 16 ay marami nang naniligaw sa akin. At karamihan sa kanila ay lumalapit pa sa magulang ko upang maging close sila sa akin. Dahil hindi nga naman sila makalapit sa akin. At iyon nga. Isang araw ay may dumating na isang pamilya sa aming bahay. Kumpare, dinig kong batian nila Papa at nung kung sino na yon. Oh, kamusta kayo? Tagal nating hindi nagkita ya? Sabi ni Papa na tila nasisiyahan na nakita na rin sila nung kumpare niya. Oo nga pre, siya nga pala, ito si Pierce, ang anak ko. Pakilala nung Ginoo sa isang matangkad na lalaki na sa tingin ko ay mas matanda sa akin ng ilang taon. Sa totoo lang, nung panahon na yon ay nabighani ako sa angking kagwapuhan ni Pierce. Lalo na nang ito'y tipid na humiti sa aking ama at tumango. Napakagwapong binata naman ng iyong anak, Pete. Siya ang inaanak ko, hindi ba? O siya, ito naman ang anak kong si Allison. Sabay lahat sa akin. Nagulat pa ako nang magtama ang paningin namin ni Pierce. Kaya napaiwas naman kaagad ako at pumaling sa ama nitong ngiting-ngiti na nakatitig sa akin. Ang ganda naman ng unikaiha mo, pare. Ilang taon na ba yang si Allison? At sa tingin ko, nababagay siya sa anak kong si Pierce. Uwi ka ng kumpare ni Papa. Kumabog ang dibdib ko nang sabihin yon ng kumpare ni Papa. 16 pa lang itong si Allison. Bawal pa pare ang boyfriend sa kanya. Medyo alangan na sagot ni Papa. Ganun ba? Di bali pre, hindi naman siguro masama kung ireto ko itong si Pierce. Matinong anak naman to. Mahilig mag-aral at walang bisyo bukod sa online games. Pagkatapos sabihin niyo ng ama ni Pierce ay nagulat ako nang sumabat ito. Pa, masyado naman siyang bata sa akin. At bukod doon, hindi kayo ang gusto kong mag-decide para sa akin. Tila hindi nasisiyahan na sabi ni Pierce bago tinalikuran ang ama. Bakas ang pagkapahiya sa mukha ng ama ni Pierce nung mga oras na yon. Samantalang ako ay pakiramdam ko, rejected na kaagad ako. Kaya naman binaliwala ko na lamang at pumasok na sa loob ng bahay namin at nag-aral. Hinihiling ko noon na sana ay huwag ko nang makita pa si Pierce. Ngunit hindi ko inaasahan na dito muna siya sa atin pansamantala.
Malapit kasi ang college na pinapasukan ngayon nitong si Pierce sa atin. Medyo kipit kasi si paring Pete, kaya inalok ko nang dito na lamang sa atin si Pierce, sapagkat walang pambayad ng dorm. Para na rin hindi mahirapan si Pierce pumasok mula sa kanila. Pagpapaliwanag ni Papa. Hindi ko alam kung sadyang sinasadya, sapagkat kahihiling ko lamang na sana ay wag ko na siyang makita pa. Ngunit heto, at mukhang araw-araw ko pa siyang makikita. Meron naman kaming guest room, dahil may kaya naman ang pamilya namin. Kaya pinagawa ni Papa yon. Just in case, may bisita kaming nais manuluyan dito, kagaya ni Pierce. Hindi ko matingnan si Pierce sa hindi malamang dahilan ay hindi ko siya matitikan. Natatakot ako na ewan sa kanya. Pierce, total ay magkatabi lang naman kayo ng eskwelahan nitong anak ko. Pwede ba isabay mo na lamang siya sa motor mo? Nag-aalala din kasi ko dahil madalas gabihin itong si Allison eh. Pagbibili ni Papa. Sige ho, walang problema. May paggalang na sagot nito. Ngumiti naman si Papa at gayon din si Mama. Habang ako ay nakabusangot habang kumakain. Dumating ang araw ng Lunes at may pasok na naman. Kagaya ng sabi ni Papa ay sasabay daw ako sa kanya. Ngunit hindi pa man ako gising ay nakagayak na pala si Pierce. Anak, gising na. Si Kuya Pierce mo ay nakagayak na. Sige ka, maiwan ka. Sabi ni Mama sabay yugyog sa akin. I groaned. Mama naman eh, kaaga pa kaya? Sabay hikap ko. Paglabas ko ng kwarto ay tama nga si Mama. Nakagayak na si Pierce. Kaya halos mapamura ko sa pagmamadali. Maaga pa naman. And I insist na mag-jeep. Ngunit ang aking ama ay ayaw pumayag. Kaya no choice. Heto, sa wakas ay nakaangkas na rin sa likod ng motor ni Pierce. I can feel my heart hammering as I grip Pierce's shirt. Hindi rin kasi ako sanay umangkas, kaya sobrang higpit ng hawak ko sa kanya. Nang makababa ako ay namataan ko pa ang mga kaibigan ko na may mapaglarong ngiti sa kanilang mga labi. Hoy, sino yon ha? Si Annie nang umalis na si Pierce. May boyfriend ka na pala, hindi man lang nagsasabi. Pambubus ka naman ni Leia. Napailing naman ako sa kanila. Hindi ko boyfriend yun, no? Inaanak yun ni Papa na tumira ngayon sa amin. That's why sa kanya na ako pinasabay. Pagpapaliwanag ko. Bigla namang nag-twinkle ang mata ni Annie. You mean he's single? Pwede mo ba akong ireto? Nahihiwaga ang tanong ni Annie. Napalunok naman ako bigla nang sumabat si Leia. Girl, ganyan ka baka desperada magka-jowa? As if naman type ka nun. Ano na nga pangalan? Sabay baling sa akin ni Leia. Pierce, sagot ko naman. Ni Pierce, wow Bess, ang gwapo nung pangalan ha. Bukod sa gwapo ang mukha, pati pangalan ay gwapo. Namamangha na biglang pagbabago ni Leia. Natatawa ko naman silang dalawa na inilingan at pumasok na sa klase. Pagkaupo ko pa lang sa desk ko ay napakunot ako nang may makita kong isang red rose at chocolate.
Buti ka pa talaga, ano? Nakangusong bigkas ni Annie nang makita na may lihim na naman na nagbigay sa akin ng ganito. Araw-araw ay ganon ang naging routine namin ni Pierce. At madalas din ay magbangayan kami. And I can't believe na mas kinakampihan pa siya madalas ng magulang ko. Mag-aral ka, Allison. Bakit hindi mo gayahin si Pierce? Tutok sa pag-aaral niya. Galit na sabi ni Papa. Napayuko naman ako at lihim na inirapan si Pierce. I was compared to him. At madalas ay siya rin ang pinapanigan kahit na tama rin naman ako. Mga dahilan kung bakit unti-unting namamatay ang dating paghanga ko sa kanya. Ngayon ay inis at galit na lamang ang nararamdaman ko. One time, nagyaya sila ani sa kanila. Alam kong dadaanan ako ni Pierce noon, kaya sinadya ko na sumama kay Annie at tinext ko siya na hintayin niya ako. Kaming tatlo nila Annie at Leia ay umiinom ng wine na itinabi ng papa ni Annie. It was my first time drinking. Then, sa una ay mapakla. Ngunit habang tumatagal ay nagugustuhan ko na rin siya. Hanggang sa maubos namin yung isang bote. Mahina pala ang tolerance ko sa alak. Tumungo kami pabalik sa school. At doon ko nakita si Pierce na tila bagot na bagot kakahintay. Kaya naman ginulat ko ito. Halos mapatalon siya nang makita ko. Habang ako ay tawa lang ng tawa. Lasing ka ba? Kunot noong tanong nito. May halong pag-aalala sa mukha nito. Hindi ah. Sagot ko sabay tawa. Napahilamos na lamang si Pierce at pinasakay ako nito sa likod niya. Kumapit ka ha? Parang awa mo na. Lagot tayo sa magulang mo. Paalala nito. Mabuti na lamang ay wala si Mama at Papa nung gabi na yon. Nag-text daw kay Pierce na uumagahin dahil pumunta daw sila sa lola ko na may sakit. I clearly don't remember everything. Ang alam ko lang ay inalagaan ako ni Pierce. Sabi nito ay hard liquor daw ang ininom namin at hindi basta wine. Kaya daw lasing na lasing ako. Iyon nga at wala akong maalala kinabukasan. Hindi pa rin umuwi sila Mama. Kaya naman si Pierce ang nagluto ng umagahan namin. When he saw me, ay napansin ko na tila parang umiiwas ito ng tingin sa akin. At minsan ay nahuhuli ko itong tulala sa kawalan at napapangiti. Tuloy ay naisip ko, may ginawa ba akong kahihiyan kagabi? Kuha ko sa atensyon niya. Ha? Tila mautal-utal na tanong nito. Sumingkit naman ang mata ko sa kanya. Ang tanong ko, may ginawa ba akong kahihiyan kagabi? Ulit ko dito. Nakita kong napaiwas ito ng tingin at nakangiti. Sumalubong lalo ang kilay ko. Why is he so amused? Tanong ko sa sarili ko. Oo, may ginawa ka. Nakangiting sabi nito. Nanlaki naman ang mata ko sa kanya. Ano? Kinakabahang tanong ko. Ngunit nang akmang sasagot ito ay may naalala ko bigla. Gusto ko na lang lamunin ako ng lupa habang humingi si sakin si Pierce. Hanggang dito po muna ang aking kwento. Sana po ay subaybayan nyo ang susunod na yugto ng buhay ko. Nagmamahal, Allison. Maraming salamat po sa pakikinig.
Shout out po muna sa mga nag-comment sa mga nakaraang videos. Sana po ay may napulot kayong aral sa story ng ating sender. Naway na-inspire kayo sa story na napakinggan nyo. Para lagi po kayong updated sa mga new videos, huwag kakalimutang mag-subscribe at hit ang bell button sa aming channel. At sa mga listeners na gusto ibahagi ang kanilang kwento ng buhay, maaari nyo ipadala ito sa aming email address na momentofromance25@gmail.com.